Good morning po, Sec. Morning, Brad Ted. May buntag, opo. Napanood ko rin yung Soylent Green. Alam niyo, kasi pinag-usapan natin itong tubig, itong mga kakulangan ng tubig. Para pang yung mga ninuno natin, ito po, they saw this coming, no? Okay. So, Sec, Slovenia. Ano na po, sir, ang status po ng ating pong pakikipag-usap sa kanila? Ganito yan, Ted, no? Yung mga prospected employers, pumunta sila dito last week. Mm-hmm. Kasama yung ating special envoy to Slovenia at saka yung ating ambassadress to Austria. Mm-hmm. At sinabi nila na nangangailangan sila ng mga workers. Karamihan ay mga factory workers, mga truck drivers, engineers, and other skilled workers. Mm-hmm. Ngayon, sabi namin sa kanila, we are willing to enter into a bilateral agreement so that we can send our workers there so that they will be properly and efficiently, effectively protected. Mm-hmm. Willing naman sila, willing sila. So, by probably early next month, magpapadala kami ng technical working group doon at ipapakita sa kanila yung ating proposed bilateral agreement and yung proposed template contract of employment. At kung magkasundo sila, magpipirmahan kami, then that will start the deployment of our workers in Slovenia. Alright. So basically po, sir, ang simula nito, government to government ito, na recruitment? Pwede. Pero sa dami siguro, granted, siguro mas maganda para hindi naman mawalan ng negosyo itong mga legitimate recruitment agencies, ipadaan din natin sa kanila. Opo. Kasi marami yan, 2 to 5,000 ang kailangan. Opo. Basta importante nga lang po, magkaroon ho ng, ano ho ba ito, para maintindihan ng taong bayan, ba ang kahalagahan, bakit kinakailangan ng formal na bilateral labor agreement? Napakahalaga yan, brate, dahil alam mo, pagdating nila doon, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila, maliban lang kung meron tayong usapan na ganito ang kontrata. At doon sa kontrata, nakalagay kung anong working hours, sleeping hours, magkano sweldo, meron pa silang every week, meron pa silang break, ganon. Pwede pa silang umuwi after, let's say, 1 year, ganon. So, kailangan meron tayong terms of reference na mabigyan talaga ng sapat na protection yung ating mga workers. Without that, hindi tayo pwede magpadala. Kumbaga po, Sec, importante, nakalatag na kung papaano tatatuhin ng maayos ang mga manggagawa, na klaro ho na ito ang inaasahan ng ating mga manggagawa. Sir, di ho pa dati po sa akin panayam sa inyo, you also mentioned yung Germany na hindi pa ho makapag-deploy nga kasi wala pa tayong agreement. Meron tayong bilateral agreement with Germany. Only with respect to nurses. I'm sorry. Russia. Wala pa. Pero marami na tayong mga kababayan doon. Ito yung mga pumasok as tourists, tourist visa, tapos nakahanap ng trabaho. So, pinalad naman sila, nakahanap ng magandang trabaho, magandang terms of employment, magandang pagtratos sa kanila mga employers nila. So, ang problema na natin, how to legitimize them. Fortunately, President Duterte, our president, kinausap niya si President Putin and they're open to the legitimation of our workers. Opo. Sige po, sir. So, moving forward, kailan po natin nakikita tayo po yung magsasarado na ho ng deal, labor deal, with Russia and Slovenia? Yung Russia medyo may kahirapan. Marami mga Turks of reference na hindi po pa kami nagkakasundo. Mm-hmm. Ang Slovenia, madali-dali. Kasi open sila sa bilateral agreement, open sila sa template contract, and we are sending our technical working group sa Slovenia to discuss it with them and come up with a draft bilateral agreement for our signing. The moment magkapirmahan kami, pwede na open na for deployment. Opo. At ang kanila po mga pangunahing hinaharap ng mga manggagawa po, Sec? Yung mga engineers, factory workers, truck drivers, and skilled workers. Mm.
kasi ano ho ito, no? Bumabangon po ito, no? Bumabangon mula sa gera, no? Kailangan nila. Mm-hmm. Opo, sige po. So, Sec, magandang pay ayon na magandang punto doon, Rated, magandang pay ano. Opo. Sa tama ho bang akin ang mga nababasa, hanggang $1,000 po at the minimum? Ang minimum nila is I think 1-2. Mm-hmm. Oh, opo. At sir, again, ano ho, para walang mga biktima, mag-aanunsyo ang Dole at ang POEA kung simula na po ang recruitment at kung sino-sino po ang mga lehitimong merong lisensya na mag-recruit ng mga manggagawa. Tama po yan, granted. Kasi maraming mga fake news ngayon kumakalat. Kagaya yung kumakalat na fake news na meron daw deployment pa ni Hong Kong. Hindi po totoo yan. Yung kumakalat din na balita na meron daw utos ang Dole na pauwi na yung mga Hong Kong OFW natin. Oo. Buwag-buwag, fake news din yan. Mm-hmm. At saka meron din ano, mga fake news na open na raw ang Russia, open na raw ang Canada. Hindi pa po. Opo, sa Hong Kong po, sir, wala pong, so far ho naman, wala pa nag-uuwian because of the trouble there? Wala pa naman, Brad. Nobody not one of our overseas workers who are asking us for repatriation. Okay, sige po. Salamat po, Lord. Thank you sa paliwanag, sir, ha? Okay, thank you. Opo, thank you. Good morning. Good morning.